Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, ituloy natin yung part 4 ng conic section natin, which is yung hyperbola. Pero before that, mga Lodi, shoutout muna kay Silio Villahermoso at saka kay Richie Miranda. So thank you so much mga Lodi sa patuloy na pag-support sa channel natin. And I always hope you all the best. Pagpalain tayo palagi. Okay? So ang i-discuss natin ngayon mga Lodi is all about hyperbola. So, kung naalala natin yung ellipse, it is the locus of a point which moves so that the sum of its distances from two fixed points is constant. Diba? So, yun yung difference ng ellipse. Ang ellipse kasi nakalagay sum. Pero pag aalamin natin yung definition ng hyperbola, it is the locus of a point which moves so that the difference. So, pag may nakita kayong difference na word, mga Lodi, automatic hyperbola na yun. Of its distances from two fixed points is constant. Ano yung fixed points na yun? Yun yung focus natin, yung foci in plural form. So, dalawa yung focus natin. Ganito yung drawing ng hyperbola. Kung mapapansin nyo, parang U-shape siya na magkasalungat. So, yung isa pa kaliwa, yung isa pa kanan, pwede rin naman maging pataas pababa yan. So, yun yung drawing ng hyperbola natin. Tapos yung focus, tandaan yung mga Lodi, lagi siyang nasa loob ng hyperbola. Tapos, ang tinatawag natin na distance of its distances. So, lagay natin dito mga Lodi. Yung distance na tinatawag kasi natin dyan, that is also equal to 2a. So, kung naalala nyo, nung time na nagdi-discuss tayo sa ellipse, yung 2a na yon, that is the length of the major axis. Pero kapag sa hyperbola, it's a different term na. So, tandaan natin yung distance na 2a, that is the length of the transverse axis. Transverse na yun mga Lodi. Ito yung 2a natin, distance from dito hanggang dito. Tapos itong b naman natin, or yung 2b, so kapag yung 2b naman natin, mga Lodi, ito yung tinatawag natin na conjugate axis. Ayan. Kapag a lang, semi-transverse. Kapag b, semi-conjugate. Okay? Tandaan natin yan mga Lodi ha. Tapos, ano na next dyan? So, discuss naman natin yung iba pang property. So, basically, introduction lang naman muna tayo ngayon. So, hindi mo tayo masyadong magsasolve. So, more on introduction muna. Ang gagawin natin, define natin lahat ng mga parts ng isang hyperbola. Tapos, meron tayong A, meron tayong B. Nasaan yung C natin? Diba ang C natin is the distance from the focus sa mga foci natin. So, ito hanggang dito, yun yung tinatawag natin na 2C, distance between the foci. Okay? Next, kung naalala nyo sa ellipse, meron tayong relationship between A, B, and C. We have A squared equals B squared plus C squared. Pero tandaan nyo mga Lodi, kapag sa hyperbola, it's a different ano na formula. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo dito, ang pinakamalaki is yung C. Diba? Kasi the distance between the focus eh, yung foci natin, mga idol. So kung pinakamalaki yung C, tandaan nyo, ang hyperbola, sinusunod niya na yung actual na Pythagorean theorem. So, relationship, mga Lodi, tandaan natin na the relationship between A, B, and C for a hyperbola is as simple as Pythagorean theorem. A squared plus B squared is equal to C squared. Okay? Next, ano pa yung pwede nating discuss dyan, Sir IJ? So, syempre, meron pa rin naman tayong tinatawag nating eccentricity. So, naalala niyo yung adiseya natin? So, we have the adiseya in which the directrix, the distance of the directrix from the center, that is A over E, as well as yung eccentricity natin, that is C over A. Since kung mapapansin niyo dito, pinakamalaki natin yung C, eh since C yung nasa taas, yung A nasa baba, therefore, kapag hyperbola, ang eccentricity na dapat na makuha mo should be greater than 1. Kung naalala nyo yung introduction natin sa conic, dinefine ko lahat ng eccentricity yon. Gamit yung keyword na CEF. Circle, 0. Ellipse, between 0 and 1. Parabola, 1. And hyperbola, greater than 1. So, yun yung mga eccentricity natin. Tapos, ano pa yung pinaka-special property ng hyperbola? Meron tayong tinatawag na asymptotes. So, ito yung asymptotes natin. Nakikita nyo yung mga ano yan, yung line na yan. So, yung asymptote natin, these are lines. So, dapat nga, supposed to be may arrow yan, mga Lodi. Yan, lagyan natin. Okay, ang asymptote, these are lines that are approaching a certain curve, pero hindi sila mag-meet. So, parang kayo lang, mga Lodi, nag-approach lang kayo, papalapit lang kayo ng papalapit, pero hindi kayo pagtatagpo. Sad life, Sir IJ. Hindi, joke lang.
Okay. So, tandaan natin na yung asymptotes natin, ito yung mga line na, ano, approaching sa, siya dun sa isang specific na curve in such a way na papalapit lang siya ng papalapit, pero hindi sila mag-meet. So, yun yung ginagawa ng asymptotes natin. So, meron tayong dalawang asymptotes, and yung intersection nun is yung center ng hyperbola natin. Okay? So, proceed tayo ngayon mga Lodi, dun sa mga equation ng hyperbola. Burahin muna natin mga Lodi cakes. Teka lang. Okay. So, proceed naman tayo dun sa... Ay, pero before ko makalimutan, meron din tayong tinatawag na latus rectum dito. Yung latus rectum mga Lodi, ito yung... Ano, pag in-extend mo kasi ito, ito yung perpendiculars of ano natin, sa axis natin that is passing through the focus. So, dalawa yung latus rectum natin. Isang pa ganito, isang pa ganito. So, ang formula ng latus rectum is same lang din dun sa ellipse natin. The latus rectum of a hyperbola is 2b squared over a. Remember natin yun mga Lodi ha. Okay? So, ano na next dito Sir IJ? So, ang next natin dito i-discuss is ano ba yung mga equation ng hyperbola natin? So, kung mapapansin nyo dun sa ellipse, yung a natin yung pinakamalaki. Pero dito mga Lodi, it depends. Pwedeng A, pwedeng B. Kasi ang C yung pinakamalaki dito. So, ano bang gagawin natin dyan, Sir IJ? So, meron tayong dalawang equation. Depende dun sa orientation ng transverse axis natin. So, yung transverse axis natin, pwede siyang maging horizontal. Ito mga Lodi, horizontal. Pwede rin naman siya maging vertical. Diba? Kapag horizontal tayo, mga idol, ang equation natin will be ganito. So, the standard, mga Lodi, that is x minus h quantity squared over a squared minus, kapag hyperbola, minus yan, y minus k quantity squared over b squared is equal to 1. So, yun yung equation natin for standard form, mga Lodi. Tapos, bakit naging horizontal yan? Anong palatandaan dyan, Sir IJ? So, kunyari, binigyan ka ng general form ng isang hyperbola. Kapag kinonvert mo yun, tapos napansin mo na yung A na positive, yung nasa baba, na in the form of A squared, naka-positive, is ka-partner ni X. Ibig sabihin, horizontal siya. So, ito pala, Sir IJ, nakadepende siya kung ano yung ka-partner nung positive. Kung ano ba yung positive. Paano kung yung Y yung positive? Kasi depende sa pag-transform natin yan eh. Kapag Y yung positive, transverse axis natin will be vertical. Pero makikita rin naman natin yan. Tuturo ko naman yun sa mga susunod mga Lodi. Pero for the meantime, alamin muna natin yung parang mga sign convention. Paano ba siya madedetermine? Kapag kinonvert niya sa standard, tas nakita niyo yung positive is yung X mga idol, automatic, yun yung kapartner ng A. So kung nasaan yung positive, nandun yung A squared sa baba. Kapag negative naman, nandun yung B squared. Okay? Kapag vertical naman yung transverse axis natin, transverse is vertical. So, ganun naman siya. Ang nag-positive naman, yung sa Y. So, Y minus K quantity squared over A squared minus X minus H squared over B squared is equal to 1. Kung ano kasi yung positive, yun yung kapartner niya. Tingnan nyo, nag-positive yung Y dito. Therefore, yun yung A squared sa baba. Dito, X, yun yung A squared sa baba. Given na yung center natin is located at H, K. Sir IJ, paano kukunin yung equation ng asymptotes? Huwag kayong mag-alala mga Lodi. May tuturo ko sa inyong formula in the next videos mga idol. Pero for the meantime, napakahalaga kasi nung concept ng hyperbola. Okay? Sir IJ, paano naman kung general form yung binigay? Paano natin madedetermine kung hyperbola po siya? Okay? So, i-copy nyo na lang ito mga Lodi. So, para malaman kung pag sa general form, kung hyperbola ba siya, ang format niya kasi, for the general form, that is ax squared minus cy squared. Considering na a and c are positive, kunyari, itong c na to is 2, basta minus yung nasa gitna nila. Plus dx plus ey plus f is equal to 0.
So, pag minus yung automatic na isang sign dyan, it leads to, ay, hyperbola yan. Kasi minus eh. Kumbaga, A and C are opposite sign. Kumbaga, from the general form of all the conic section. Balikan natin yung general. X squared plus CY squared plus DX plus EY plus F is equal to 0. Let's have some refresher. So, kapag yung A natin equal to C, that is circle. Tapos, yung next naman natin is, let's say, A is not equal to C, pero they have the same sign. Automatic, that is an ellipse, mga idol. Kumbaga, kunyari, positive sila parehas, pero magkaiba ng value, ellipse yan. Kapag A and C are opposite sign, or opposite, they have opposite signs, therefore, dyan ang natin madedetermine na that is a hyperbola. Okay? Tapos kapag isa lang naman yung naka-square sa kanila, mga lodi, kunyari, wala tong C. If A, either A or C, equals 0, ibig sabihin ng or, isa lang ha, either, lagyan natin dito ng either. Automatic, that is a parabola. Hindi pwedeng pareha silang 0 kasi it will just become a line. So, dapat isa lang. So, that is a parabola. So, kailangan kabisado natin yung mga yan, mga lodi. Basta, ang format niya, ax squared minus cy squared. Ganun siya. For as long na opposite in sign yung A and C. Kung kinoconsider nyo kasi na yung ganito yung format, kanyari, 2x squared minus 3y squared, automatic, hyperbola na yun. Okay? So, ganun lang siya mga lodi. So, siguro, sa susunod na video natin mga lodi, dun tayo mag-focus dun sa mga problems, mga determination ng mga graphs, properties, and yung mga ano natin, yung parts ng hyperbola natin. So, sana may natutunan kayong panibago for today and I hope you all the best. Pagpalain kayo palagi ni Lord. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. And God bless us all mga lodi. Bye-bye for now.